Hanggang ngayon, inaayos pa rin ang mga posting na tumba kahapon sa Binondo, Maynila. Kumusay natin ang sitwasyon doon sa unang balita live ni Darlene Kai. Darlene? Susan, magdamag at walang tigil na operasyon yung ginawa dito ng mga kawunin ng Meralco kasama ng nagbabantay yung mga tauhan ng Manila LGU at Manila Police District. Kaya kung nakikita nyo, nakatayo na rito yung mga poste ng Meralco. Ang ginagawa nila ngayon ay yung pagsasaayos ng mga kable para maibalik na sa normal yung sitwasyon dito sa bahaging ito ng Binondo. Magdamag ang clearing operations at pagkukumpuni ang isinagawa ng mga tauhan ng Meralco sa mga nagtumbahang poste nila rito sa Binondo, Maynila. Tumulong din at nagbabantay ang mga kauni ng Manila LGU at Manila Police District. Tanghali kahapon, sunod-sunod na nagtumbahan ang 9 na poste ng kuryente at telecommunications dito sa Binondo. 3 ang nagtamo ng minor injuries, 8 sasakyan naman ang tinamaan. Isa si Virgie sa mga nakakita sa nangyari. Nagtatrabaho siya sa hotel and spa na nasa tapat mismo ng nagtumbahang poste. Dahan-dahan lang naman na bumagsak yan, tapos sunod-sunod na. Natakot kasi baka mamaya makaapekto sa tao. Malaking abala raw sa kanilang negosyo ang insidente. Bagamat hindi apektado ang mismong linya nila ng kuryente, kasama sila sa mga pansamantalang pinutulan muna ng supply habang nagkukumpuni. Para raw yan sa kaligtasan ng mga trabahador sa site. Lahat ng mga naka-check-in, nag-transfer sa ibang hotel. Tapos, ang natira na lang yung mga matagal. Tapos yung mga suki namin, siyempre, mga pumupunta dito, wala. Hindi namin matanggap. Kanina, na-clear na ang karamihan ng mga kable na nakahambalang sa daan. Pinalitan na rin ng lahat ng mga lumang poste. Ayon sa mga kauri ng Meralco, nakatayo na ang 6 na bagong poste. Kailangan na lang nilang isaayos ang mga kable. Nauna nang sinabi kahapon ni Engineer Ariel Lucas, ang head ng Meralco Distribution Services, na inaalam nila kung may kinalaman ng bigat ng mga salasalabat na kawad na nakakabit, kaya bumigay ang mga poste. At kahit walang report, kasama rin sa investigasyon kung may truck na sumabit sa mga kawad. Target na maibalik ngayong araw ang supply ng kuryente sa 15 apektadong establishmento. Susan, abiso sa mga motorista, pwede nang madaanan yung kalsada ng Quintin Paredes. Pero sarado pa po sa mga motorista itong tapat ng Binondo Church, yung bahagi ng Ungpin. Kaya kung dadaan po kayo dito sa lugar na ito, ay iwasan nyo po muna. Susan? Darlene, ibig sabihin yan talaga habang hindi natatapos yan, medyo talagang may mga maaapektuhang negosyo dyan dahil apektado rin yung magiging supply ng kanilang kuryente. Tama ka dyan, Susan. Kailangan muna nilang ayusin itong mga kable para maibalik na tuluyan yung normal na sitwasyon dito at para maibalik na yung supply ng kuryente sa lahat ng establishments na nandito sa Binondo. Pero ayon sa pinakahuling update na ibinigay sa atin ngayon-ngayon lang ng mga kauni ng Meralco na nandito, 5 establishmento na lang po yung walang kuryente at inaasahan na maya-maya lang hanggang tanghali ay maibabalik na raw po yan. Oh, siyempre. Siyempre, malaking ano sa kanila 'yan, malaking dagok sa kanila dahil pag alam naman na lalo na magwi-weekend, 'di ba? At malapit na magpasukan. So, 'yan dadalayuhin 'yan Kailangan lang siguro mapabilis talaga yung pag-restore ng power supply diyan sa lugar na 'yan, Darlene. Tama ka dyan, Susan. Puspusa naman at paspasan na yung operations na ginagawa dito. In fact, mula kahapon ng hapon, walang tigil yung naging operasyon dito sa bahaging ito ng Binondo. Naka-standby din dito yung ilang tauhan mula sa ilang telecommunications company na apektado yung linya. May nakausap tayo na isang kinatawa ng telecommunications company. Bagamat kahapon pa sila ng hapon naka-standby dito, hindi pa raw po sila makapagsimula ng kanilang operations dahil hinihintay nila ang go signal mula sa Meralco pag natapos ng magkumpuni yung mga kawani ng Meralco, saka pa lang po sila makakapag-umpisa. Kaya yung mga customers ng particular na telecommunications company na yon, wala muna pong connection sa mga oras na ito. Susan. Maraming salamat, Darlene Kai. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.com.
TV.